Manutang siswan, yung sabihan, talunta mo yung sarili tamong kamampangan bilang su-su-su kengkera tamong amano or language. Ing amanong siswan tamo yung kapampangan, iba chay ni karing mialiwang languages, pero yung kayong peka origin o peka backbone na, peka basis na, peka template, yapin ing Austronesian. Baila din tang din kasi latin tamong kulitan, yapin tang pre-Hispanic orthography namin or writing system da rin kapampangan. Kaya niyang bandang 1800s, talagang very prolific nung susulat. Then poeta, lalo nga rin ang King Bacolor, niya mayaw siyang Athens of Pampanga yung Bacolor. Sinlagneng aldo, ala ng talong suluning puso lilinis king dusat suluning. Ini advocate personal advocacy kyan yung advocacy na yung Center for Kapampangan Studies. Yung buri ko sabi ang karing kalupatang kapampangan, sana may in love tam, ma-fall in love tam mo, kaya mo itang intellectual na yung luguran o buriyan. May in love ka talaga, ma-attract ka kaying amanong sisman kasi sa may kasanting. Yako po yung Rabbi Tantingko ng Center for Kapampangan Studies. Luwidya po yung kaya katamong malago at masanting ang amanong siswan. Kapampangan misakwak, kinleguan ng alaya, gabunding pantas at marangal, sibul ning lubut karinan ng tepangan. Batis ning katalaruan at panamdam makabalen ligaya mi ingyeng payapa king malugod mong kandungan kapampang sa dening leguan kapampangan sandalaning katimawan kilugding puso mi atin kang dambana luwid ka. Kapampangan, luwid ka, luwid ka, palsintan ming kapampangan. Kapampangan sa dening leguan, kapampangan sandalaning katimawan. Ating kang dambana, luwid ka, luwid ka, palsintan ring kapampangan, luwid ka. Palsintan ming
kapampangan. Masakating ge, uli ning pandemya. Nung bisa kayong makabalong simpleng recipe para asan, malbe kayong atin kaming kay. Ngining Webis, alas 8 ng bengi. Live King CLTV, ang poking CLTV Facebook page. In the next episode of Business Unusual, learn more about the beauty industry as we get to know Dubai-based Kapampangan businesswoman, May Romero Dotan on BizBuzz. Is there a beauty industry to begin with that is really Dubai? I would not really say that there is, Tita Sonia, but then beauty is like really, really big here. A lot of people are concerned with how they look and how they are also perceived. Winner, winner, fried chicken dinner, as we feature Fowl Bobby on Biz Labs. Can't take the summer heat? Beat it with delicious drinks from Milk-tealicious PH. Let's get down to business this Wednesday, 8 p.m. Tune in to CLTV 36 or catch our live simulcast on our official Facebook accounts. Business Unusual with Sonia P. Soto, only here on CLTV 36. Manong tang siswan, yung sabihan, talong tamo yung sarili tamong kapampangan bilang su-su-su kengkera tamong amano or language. Yung amanong siswan tamo yung kapampangan, iba chay ni kareng mialiwang languages, pero yung kayang peka origin o peka backbone na, peka basis na, peka template, yapin yung Austronesian. Baila din tang din kasi latin tamong kulitan, yapin tang pre-Hispanic orthography na ning or writing system da rin kapampangan. Kaya niyang bandang 1800s, talagang very prolific nung susulat. Then poeta, lalo na rin ang King Bacolor, niya mayaw siyang Athens of Pampanga in Bacolor. Sinlagne ing alto ala ng dalung ini personal advocacy kaya nang pong advocacy na yung Center for Kapampangan Studies. Yung buri ko sabihan ka rin kalupatang kapampangan, sana main love tam, ma-fall in love tam mo, kaya mo itang intellectual na yung luguran o buriyan. Main love ka talaga, ma-attract ka kaya amanong siswan kasi sabihan kasanting. Yako po yung Rabbi Tantingko ng Center for Kapampangan Studies. Luwidya po yung kikatamong malago at masanting ang Manong Siswan. Sa atin, galeon, umukit ka ng bagong
inyang 1892, midatagyaing matuwang istasyonaning bagun King San Fernando. Magpaganakay ni King Kiyakatamong Tagumpe at madarumduma panon na ning Kiyakatamong Kasalesayan. Inyang nga 27 Hunyo, 1892, Kenya tinipa ni Dr. Jose Rizal bang pakikita na lading Kapampangan ay ayabe na King La Liga Filipina. Kenya mo naman mayyari, indinalan at adong kilometro ang marcha na ning kamatayan o death march karing Pilipino at Amerikanong bilanggo ning kaduang giyerang mundyal at sinuko king pangabagsak ning batahan inyang banwang 1942. Iniingdalan ning masaplalang biye at kabiyayan da rin Kapampangan ulning pamikalakal keng industriya ning Atbu, Abaka, Ampong Abyas, Kanita, King Pampanga. Mapalyaring darang yung Aldo, Subiyang Mie at Pasibayo lang mitoglong reng industriya na ng Central Luzon, King Manila, kahamilatan na ng tren o dalang bakal. Luis Tarok, ing mapanwaluda reng manukang ortelano at obrero. Bibay tiya King San Luis Pampanga, inampang neing kayang bie, bang sumaw pat sumuyo ka reng kalulu at duhagi. King kaduang gerang mundial, supremo yang menimu na king revolusyonaryong hukbalahap, ing hukbumbayan laban King Hapon. Kapamila taning liderato na reng mga rakala baryo-baryo ni Tarlacampong Pampanga, lubos lang ni Kapos King Gobyernong Hapones, bayo la patintang ding Amerikano pasibayo. Ay ba't na ning gera, di nagalya at menyang buhya bilang kongresista da reng Talapagobra. Mekitong galiya bang milaluya ing agraryong reforma at tinugliksane ing pamangamkam da reng Amerikano king Kekatamong Gabun. Iyanguya biye edad siya mapulot netong. Banuang 2017, tega na ding munying bayani ning Pilipinas. Bayaning Kapampangan, ing talapanwalu da reng malukang kabalin. Ang museo ni Ramon Magsisay ay dating tahanan ng mga magulang ni Ramon na siya'y bata pa. Ang museo nito ay naglalaman ng tatlong galeriya. Sa ibabaong ang una ay ang Galeriya ng Buhay ng Ating Pangulo. Sa ikalawang gallery naman, patatagpuan ang buhay pamilya ni Ramon. Ang huling galeriya o ikatlo ay natawag na ang kanyang kamatayan at ang kanyang pamana. Ang museo ni Ramon Magsisay ay nagpapasalamat sa inyong istasyon na CLTV 36 dahil ito po'y katuwang namin upang mas lalo pang maipakilala ang museo ni Ramon Magsisay sa ating publiko sa gitnang Luzon. Muli po, ako po si Noel Gatot, ang kurator ng Museo ni Ramon Magsisay. Man mo ay ngemi kibalo kinpeka pa mo sumpamangan kay mabilugayato a meni batan keti siyudad Angeles Pampanga. Ing metong kareng sangkan ot ing Kapampangan balo daray sabla ang mga galing la karas kimpa magluto. O balo yun ano na nga manwan ko? Wise to ka! Ing Kapampangan's Pride Assisi.
panuang 1732 agpangken diksyonaryo ning Kastilang Fraile Bergaño, kay mita de paaman waning sisigay buri ng sabyan is to snack on something sour. Anya namang bayo la pamewo sureng yaliwaliwang versions na nini, ing metong kareng sinikot, ing sizzling sisig ning Angeles. Ore ni resang kap bang kanita makapagluto ka namang sizzling sisig, mantikilya, kalamundi, asin, vetchin, larang inanis, dildak kapaminta, ning nangate na ning manok, sibubuyas, ampopang ning nangaligam babi. Tataran na yung babi sa kamig gogo kayabe na ning nangate na ning manok. Bulos mo yung dakala sibuyas, kay bat pulisan may mantikilya in kekang sizzling plate. Tsaka may bulos yung sisig. E may kakaliwan ni kalamunding ang pong laran eh. O daramdama mo na yung sasarit sa ting luluto mo. Uy, tano, tinakang sisig na ni Angeles. Birna mo, sold na ko. Galing sa opisina o supply run. Iwasang magdala ng kahit anong virus o mikrobyo sa inyong bahay. Isanitize ang inyong mga sapatos o tsinelas. Magspray ng disinfectant sa buong sapatos hanggang sa suwelas. Iwan ang mga ito sa labas ng bahay. I-disinfect din ang mga bagay na ginamit sa labas kagaya ng bag. Isanitize ang mga bagay na iyong maaaring hawakan, kagaya ng doorknob. Maligo agad pagka-uwi ng bahay. Hanggat maaari, huwag munang makihalubilo habang hindi pa nakakaligo. Ilagay sa isang selyadong bag ang mga ginamit na personal protective equipment kagaya ng gloves at mask. Iwan muna ang mga ito ng 3 araw bago ilabas para kolektahin. Ilagay ito sa hiwalay na lugar kung saan hindi mahahawakan ng sinuman. Ihiwalay ang mga damit na sinuot. Ilagay ito sa isang laundry bag o paper bag. Agad labhan ang mga ito gamit ang detergent at bleach. Patuloy na obserbahan ang social distancing kahit na nasa loob ng bahay. Kung kinakailangan lumabas ng bahay, siguraduhin may dalang hand sanitizer at alcohol. Huwag hawakan ang mukha. Agad i-disinfect ang inyong mga kamay kung ikaw ay hahawak ng mga bagay. Protektahan ang iyong sarili at pamilya mula sa COVID-19 na sa labas o loob man ng tahanan. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Kagawaran ng Kalusugan at CLTV 36.
luwis tarok ing mapanwaludareng manuhang ortelano at obrero. Bibay tiyaking San Luis Pampanga, inampang neing kayang bie bang sumaw pat sumuyo kareng kalulu at duhagi. King kaduang gerang mundial, supremo yang menimu naking revolusyonaryong hukbalahap ing hukbong bayan laban king Hapon. Kapamila taning liderato na reng mga rakala baryo-baryo ning Tarlacan pong Pampanga, lubos lang ikapos king gobyernong Hapones, bayo lapatintang ding Amerikano pasibayo. Ay ba't na ning gera, di nagalya at menyang buhya bilang kongresista na reng Talapagobra. Mekitong galiya bang milaluya ing agraryong reforma at tinugliksane ing pamangamkam na reng Amerikano kike katamong gabun. Iyang uya biye edad siya mapulot netong. Banuang 2017, tega na ding bunying bayani ning Pilipinas, bayaning Kapampangan, ing 88 daring malukang kabali. Ang programang ito ay hatid sa inyo na National Grid Corporation of the Philippines, narito na mga malaking balitang Central Luzon ngayong araw. COVID-19 beds sa JBL-MGH dinagdagan matapos umabot sa 100% full capacity. Arayat Mayor Bon Alejandrino nagpositibo sa COVID-19. Legal counsel ni AMGL Chair Joseph Canlas nais mailipat sa regular jail ang kanilang kliyente. Canlas maituturing raw na isang political prisoner. At Dubai-based beauty business owner na naniniwalang walang nag-iisang standard of beauty. Maya Pabeni Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ako si Nicolette Henson Hijon. Narito na ang mga nanguna at tinutukang balita ng CLTV News. Umakyat na raw sa 78% ang occupancy rate ng COVID-19 beds sa Jose B. Lingad Memorial General Hospital sa siyudad ng San Fernando, Pampanga dahil sa patuloy na pagdami ng kaso ng COVID-19. Nilinaw naman ang pamunuan ng ospital na hindi nila tinatanggihan ang mga pasyente, bagkus binibigyang prioridad lamang nila ang nangangailangan ng mas agarang atensyong medikal. Dato report ni Rainiel Pawid. Sa patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa Pampanga, kaakibat nito ang mataas na demand sa mga paggamutan. Ang Jose B. Lingad Memorial General Hospital sa City of San Fernando makailang beses na ring napuno. Noong Marso, 255 ang bed capacity sa kanilang COVID-19 ward. Pagpasok ng Abril, nag-expand sila sa 327 beds. At dahil sa bilis ng paglobo ng kaso, kinumpirma ni JBL Chief of Hospital Dr. Montserrat Chochoco na tumungtong na sa 100% full capacity ang kanilang COVID facility noong April 5. April 6 ay agad namang kinonvert ang isang normal ward upang maging COVID room annex na may 50 bed capacity. Sa kasalukuyan, 377 ang COVID-dedicated beds sa naturang ospital. 297 sa mga ito ang okupado na. Nilinaw rin ang pamunuan ng ospital na patuloy ang triaging sa mga pasyente. Dito ay binibigyang prioridad ang mga pasyenteng nangangailangan ng agarang atensyong medikal. Lahat ng manageable conditions ay pinapayuhan nilang dumiretso sa mga community isolation facility. Ang JBL ay isang referral hospital para sa mga moderate, severe, at critically ill na mga COVID-19 positive patients, COVID-19 suspects at COVID-19 probable cases. Binigyan din naman ng pamunuan ng JBL-MGH na hindi sila namimili ng mga pasyente. Sa kasalukuyan, 297 patients na ang naka-admit sa COVID-19 isolation ward ng JBL. 157 sa bilang ay confirmed cases at 140 ay COVID suspects na may moderate, severe
at critical symptoms na naghihintay pa ng swab test result. Rainiel Pawid, CLTV News. Nagpositibo sa COVID-19 si Arayat Mayor Bon Alejandrino. Sumailalim naman sa RT-PCR testing ang nasa 20 close contacts ng alkalde. Ang munisipyo ay 3 araw ding pansamantalang naka-flexible working arrangement upang bigyang daan ang disinfection. Narito report ni Rinyal Pau. Nitong gabi ng April 6, kinumpirma ni Arayat Mayor Bon Alejandrino na nagpositibo siya sa coronavirus. Hindi naman idinetalye ng alkalde kung dinala ba siya sa isang pagamutan o nagpapagaling lamang sa kanilang tahanan. Nasa maayos na kondisyon naman na umano si Alejandrino. Naka-COVID tayo pero okay na. Is continuous pa rin trabaho natin. Work for home po tayo, okay? Inilabas din ng kampo ni Alejandrino ang RT-PCR test results ng kanyang mga empleyado at kasama sa bahay upang linawin ang spekulasyong positibo sa COVID-19 ang lahat ng kanyang nakasalamuha. Wala pa namang kumpirmasyon kung may nagpositibo na sa kanyang mga close contact. 3 araw ding pansamantalang tigil operasyon ng ilang tanggapan sa munisipyo upang bigyan daan ng disinfection. Sa bisa ng Executive Order No. 8 Series of 2021 simula April 5 hanggang April 7, ay tanging piling tanggapan lamang ang papasok sa munisipyo. Kabilang na riyan ang Bureau of Fire Protection, Municipal Social Welfare and Development Office at Health Department. Samantala, suspendido naman ang blended learning sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan sa Arayat. Magsisimula ang suspensyon simula April 7 hanggang April 11. Paraan ito ng local IATF upang maiwasan ang local transmission. Weekly o lingguan kasi kung magbigay at tumanggap ng learning modules ang mga guro't magulang. Isa ang Arayat sa mga bayan sa Pampanga na may mabilis na paglobo sa bilang ng COVID-19 active cases. Sa latest coronavirus bulletin, 218 ang kumpirmadong kaso kung saan 69 ang aktibo. Rainiel Pawid, CLTV News. Tulad ng ilang bayan sa Pampanga na kapitbahay lang ng Bulacan, naghigpit na rin ang San Simon sa mga papasok na non-resident ng lugar. Required na rin ang pagpapakita ng negative COVID-19 test result sa tawiran ng Bulacan at bayan ng San Simon. Samantala, sinimulan ng isa lang sa RT-PCR test ang nasa 7,000 senior citizen kasabay ng COVID-19 vaccine pre-registration. Si Rainiel Pawid ang may ulat. Bantay sarado na rin ang bayan ng San Simon, Pampanga sa kanilang Bulacan border. Gaya ng Candaba, required na rin para sa mga papasok na non-resident ang pagpipresenta ng negative RT-PCR o antigen test. Naniniguro lamang din umano ang local IATF na walang makalulusot na biyaherong hindi naman essential ang aktibidad. Lumabas sa monitoring ng San Simon COVID-19 Task Force na ang karamihan sa pinagmula ng kanilang coronavirus cases ay galing sa labas ng probinsya. Nakabantay kami, especially in Concepcion, ito Baliwag na Bulacan. Tsaka yung going dito sa San Pedro, yung boundary namin ng San Luis tsaka sa San Nicolas. Kung mga dayo, nahanapan sila ng mga kung na... swab test sila or yung resulta kung meron sila for 72 hours. Pinaalalahanan din ng mga biyahero at motorista na magdala ng ID o hindi naman kaya Certificate of Employment bilang patunay na essential ang kanilang pakay sa bayan. Kasabay ng paghihigpit sa galaw ng mga tao, inilunsad na rin ang libreng RT-PCR test para sa mga senior citizens sa lugar. Sa 7,000 populasyon ng mga nakatatanda, inuunang maswab ang mga close contact o hindi naman kaya nagpapakita ng sintomas ng COVID. Mm-hmm. Aside from the swab testing, we're doing the pre-screening for our senior citizens mm-hmm. na gustong magpabakuna. 300 frontliners na rin ang bayan ang nabakunahan kontra coronavirus. As of April 4, 2021, 102 na ang kumpirmadong COVID-19 cases sa San Simon. 15 rito ang active cases. Rainiel Pawid, CLTV News. Designed to get back from any adventure. Every day without fail. I'm getting stronger. Being tough is not enough, so we keep testing. In the pursuit of ultimate toughness and reliability, the new Strata, engineered beyond tough. Drive your ambition, Mitsubishi Motors.
Take that journey now with a Changhe Journey MPV M60. Changhe, change your drive. Can't physically be together shoulder to shoulder, but we are together screen to screen. When we all unite, we can overcome the most difficult of challenges. Join me and millions around the world to speak up for nature and show we care. We are in this together. I'm switching off for Earth Hour because I think our planet is worth fighting for. Join us on the 27th of March at 8:30 p.m. for Earth Hour and speak up for nature. CLTV 36. Moy nga mikibalo kin peka pa mo sumpamangan kay mabilugayato amen ibatan keti syudad Angeles Pampanga. Ing metong kareng sangkan ot ing kapampangan balo daray sabla ang mga galing lo karas kin pa magluto. O balo yun ano na nga manwan ko? Wise to ka! Ing kapampangan Pride Assisi.
ang Banwang 1732 ang pangkian diksyonaryo ni Kastilang Praile Bergaño kay ni Tade Paaman Waning Sisigay Burinang Sabian is to snack on something sour. Anya namang bayo la pamewo sureng ni Aliwaliwang versions na nini ing metong kareng sinikot ing sizzling sisig ng Angeles. Ore ni Resang Cup bang kanita makapagluto ka namang sizzling sisig, mantikilya, kalamundi, asin, vetchin, larang inanis, dildak kapaminta, ning nangate na ning manok, sibuyas, ampopang ning nangaligam babi. Tataran na yung babi sa kami gogo kayabe na ning nangate na ning manok. Bulos mo yung dakala sibuyas kay bat pulisan may mantikilya in kekang sizzling plate. Tsaka may bulos yung sisig. E may kakaliwan ni kalamunding ang pong laran eh. O daramdama mo na yung sasarit siting luluto mo. Uy, tano, tinakang sisig na ni Angeles. Birna mo, sold na ko. Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga naungunang balita. Planong iapela ngayon ng National Union of People's Lawyers ang grupong humahawak sa kaso ni Alyansa ng mga Magbubukid sa Gitnang Luzon Chairperson Joseph Canlas na ilipat sa regular detention facility ang kanilang kliyente. Gitnang grupo maituturing na isang political prisoner si Canlas na di umano'y tinaniman ng baril at granada dahil isa siya sa mga kilalang kritiko ng gobyerno sa rehiyon. Narito ang report. Hindi basta kung sino ang maaaring bumisita sa inaresto na kilalang mass leader at chairperson ng Alyansa ng Magbubukid sa Gitnang Luzon na si Ka Joseph Jose Canlas na ngayon nasa kustudiya ng PNPCIDG sa Camp Olivas. Tinaguri ang Holy Week ang sabayang pagkaaresto ng mga leader ng progresibong grupo na si Paul Viuya sa Tarlac at si Ka Joseph noong March 30 na ni-raid ang kanyang inuupahang bahay sa Barangay Dukit, Mabalacat City at di umano'y nakuhanan ng granada at baril. Paniwala ng isang miyembro ng National Union of People's Lawyer na si Attorney Luz Perez na siyang may hawak sa kampo ni Canlas ang irregularidad ng pagsilbi ng search warrant ang una nilang gustong siyasatin. Upon review, may mga issues dun sa issuance ng search warrant at sa implementation ng search warrant. Ngunit hindi pa natin masasabi definitely ngayon dahil hindi pa natin hawak yung case record. So pinag-aaralan pa to ng kanyang legal team. Kung may developments man, makakaasa kayo na kami ay magpa-file ng kinauukulang remedies sa court. Nauunawaan naman umano nila ang health security protocol ng PNP ngayong panahon ng pandemya na naglilimita sa oras ng dalaw kay Ka Joseph. Ngunit dahil nakararanas anya ng anxiety si Ka Joseph, umaapila sila sa korte na kaagad na mailabas ang commitment order para mailipat sa regular na detention cell si Ka Joseph. Totoo lang, si Ka Joseph ngayon ay may dinadanas na anxiety dahil siya ay detained sa isang facility na kung saan ang mga namamahala dito ay siyang kanyang mga apprehending officers. Kaya meron siyang bouts ng anxiety attack at meron din siyang dinadanas na yung kanyang mga personal na sakit, kanyang physical ailments. Kaya sa hinaharap, aming inaabangan yung release ng kanyang commitment order nang sa gayon siya ay matransfer na sa isang jail facility. Na... Gate ni Perez, kapansin-pansin na may pattern umano ang ginagawang paghuhuli sa mga aktivista. Gaya na lamang ng di umano'y pagtatanim ng baril at granada upang maging non-bailable ang kanilang kaso. Ayon sa kanya, paraan daw ito ng gobyerno para patahimikin ang kanyang mga kritiko. Isa si Joseph Canlas sa mga matagal na umanong nire-retag dito sa Central Luzon. Malinaw na malinaw na isa itong political persecution dahil since 2019, ang kanyang pangalan or 2020, ang kanyang pangalan at kinabibilangang organisasyon ay patuloy na nire-red tag sa social media, sa news, tsaka sa mga tarpaulins sa kanilang area. Si Ka Joseph ay kilalang chairperson ng Alyansa ng Magbubukid sa Gitnang Luzon
siya ay regional coordinator ng Anak Pawis Party List at siya rin ay vice chairperson ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas National Office. So, itong mga organisasyon na ito ay patuloy na nire-red tag at hinuhuli ang kanilang mga mass leaders, no, in the guise of the campaign of the NPFL-PAC to arrest and to flush out leaders ng CPDNPA. So, nililink ang mga legal na mga mass leaders, ng mga legitimate mass peasant organizations sa CPDNPA na wala namang katotohanan at walang basihan. At ito, si Ka Joseph ay biktima ng ganyong kampanya. Nanindigan ang National Union of People's Lawyer na hindi sila matatakot na ipagtanggol ang mga miyembro ng progresibong grupo. Ang pagiging kritiko at malayang paghahayag ng damdamin sa tunay na mukha ng lipunan ay huwag sana umanong idikit sa kaisipang nasa armadong pakikipagdigma o rebelde sa gobyerno. Paolo G. Santos, CLTV News. Laman lagi ng balita ang maliit na bayan ng San Simon sa Pampanga sa banggaan ng kampo ni na incumbent Mayor JP Punsalan at Vice Mayor Leonora Wong. Ang patutsadahan ng magkabilang kampo, larawan na nga ba ito ng nalalapit na eleksyon 2022? Darton Report. Laman lagi ng balita ang maliit na bayan ng San Simon sa Pampanga sa mainit na bangayan ng nakaupong si Mayor JP Punsalan at ni Vice Mayor Leonora Wong. Nito lamang April 6, Martes ng taong kasalukuyan, headline muli sa Sunstar Pampanga ang di umano'y pagkadismaya ng presiding officer ng Sangguniang Bayan na si Vice Mayor Wong dahil ni Singkong Duling ay hindi nakapaglaan ang third class municipality para sa procurement ng COVID-19 vaccine. Habang ang tugon dito ng alkalde, pwede naman raw mag-realign ng budget. Sa eksklusibong panayam ng CLTV News kay Vice Mayor Wong, hindi siya nangini na sagutin ang aming tanong kung ito'y issue muli ng pamumulitika laban kay Mayor JP Punsalan. Sagot niya, Yako, para ka rin sa Simon, sumigsalita ko, ken politika, nun eh. Ipaglabang ko lang mo din Simonians din kay ng kabalenta mo inuman talaga rugo matas pegaralan ngayon niya ko li sugurong bless ko with education and intelligence education dahil i-acquire kita gagamitan kaya mo keng masanting. Giit ng Vice Alcalde, ang kanyang inilalabas na issue ay well-documented naman. Patunay raw sa kanyang puna sa sinasabing kapabayaan ng lokal na pamahalaan ay ang maliit na budget para sa COVID-19 response ng San Simon. Sa ipinakitang dokumento ng supplemental budget na hinihingi ng alkalde, 3.7 million lamang sa 13 million pesos na supplemental funds ang para sa COVID-19 supplies medicine. Ang 7.2 million pesos at 2.6 million pesos ay sa construction ng Municipal Annex Building at pagbili ng CCTV. Mahalaga umanong malaman ito ng Simonian. Medyo po yung akakit ko, nupunta mo, eto talaga kumilos kitang vaccine, manenayata mo, pumakangangata mo, kembiyening national, biyenaning region, imbiyena pong governor, aliya po makanta dapat, at yung tamo mo rin plano, etangan pwedeng iyasangan keng babo. Ang panibagong puna na ito ni Vice Mayor Wong ay isa lamang sa maraming bagay na hindi nila napagkakasunduan ni Mayor JP Punsalan. Hindi naman umano ito maaring sumailalim sa negosasyon sa magkabilang kampo dahil ang ilan may usaping legal. Tinapat din namin siya kung ang pagiging kritiko nito ay banta sa political career ni Mayor JP sa muli niyang pagbabalik sa pwesto sa 2022 national election. Sagot ni Wong. Of Mayor JP Punsalan. Oh, well, that's coming 2022. Are you a threat? Okay, modesty aside, yes, at the moment he assumed office, he considered me a threat. I'm really a threat. Sa panig ni Mayor JP Punsalan sa aming panayam sa telepono, sagot niya sa issue ng bakuna, bakit hindi raw naisip ni Vice Mayor Wong na itulak ang paglaan ng pondo noong siya ay naupo bilang acting mayor? Buwelta niya, huwag raw ibaling sa kanya ang sisi. Bisa ka palang vaccine pa sa liyan, yung ikaw may luklok, ha mo. At doon bula, no? Ito yung kami propose for the vaccine.
January 5 kang May ko at tingkang alwala 17 million, ito yung open priority rate ng vaccine. Ibinalik rin ni Mayor JP ang tanong kay Wong na kung bakit higit na binigyan ng prioridad ang pagbibigay ng aginaldo noong holiday season kaysa sa bakuna. O migyabagya, pemieno repera, may pa bonus-bonus yan. Nung nalo na kayo, may sinalian dito ka para kayong Pasko, ang pokeya tangalbo. Mm-hmm. Pero inungan na din ang dentao. Yako, siya mabari, atin ang kong aring pamilya. Sa panayam ng news team sa political analyst at profesor ng Ateneo School of Government na si Attorney Mike Yusinko, kailangan maging pamilyar ang mga botante o mamamayan ngayong malapit na ang eleksyon sa makabuluhang diskurso o politics of problem solving kung tawagin. Dito dapat maunawaan ng taong bayan ang isyu ng magkabilang kampo ay nagre-resolve ba sa problema ng lipunan at hindi lamang personalan. Wala tayong puwang para sa hyper-partisanship. So, sa atin, kung mamumulitika ka, ang taong bayan, ang kanyang focus ay kung ang pumumulitika ba na to ay yung tinatawag na politics of problem solving. Ang pumumulitika ba ng mga politiko natin ngayon, dapat tinitignan natin, nakatuon ba sila sa pag-resolve ng napakarami nating problema. Hindi yung tinatawag nating partisanship lang o yung bangayan lang. Responsable rin umano dapat ang media na hindi dapat sumakay lamang sa bangayan ng walang katuturan. Pag may dalawang panig, yung isang panig sinasabi umuulan, yung isang panig sinasabi hindi umuulan, anong gagawin ng media? Ang sabi ng article, well, ang responsibility ng media ay lumabas at tignan kung umuulan ba o hindi. Hindi kailangan na ilabas mo yung mga panig ng bawat isa just to be balanced. In fact, your responsibility as media is to determine for yourself what is reality, what is the truth. Kailangan ba ng media na tanggapin na lang na ang politika natin ay batuhan lang ng putik? Hindi. Kasi kung tatanggapin ng media yon, di ang i-report nyo lang is yung batuhan ng putik. Samantala, sa mainit na bangayan ng mga politiko sa San Simon, inalam namin ang pulso ng mga Simonians kung ito ba'y larawan na ng nalalapit na kampanya ng mga politikong tatakbo sa eleksyon. Ang ilan, ang pagpapakilala o pangangampanya umano ay literal na pagbabahay-bahay. Oh, hindi pa naman sila naglalakad dito at saka tumutulong lang sila sa mga tao na nangangailangan. Habang ang ilan rin naming nakapanayam, patay mali siya sa kwento sa kanilang bayan. Wala naman umanong nagpaparamdam sa kanila. Yung mga kiringan nung bawat tapos din sa akin, na nababalitan. Wala pa naman eh. Wala pa naman kami nung nababalitan. Ang kapag dyan ng mga politiko? Hindi pa naman. Hindi pa? Bakit po? Paano niyo po nasabi? Eh, wala pa naman eh. Paolo G. Santos, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, Dubai-based beauty business owner naniniwalang walang nag-iisang standard of beauty. At revalidation sa lupa ng Pampanga State Agricultural University, hirit ni President Honorio Soriano. Manatiling nakatutok, magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga naungunang balita. Hindi lang isa ang definisyon ng salitang kagandahan. Depende raw ito sa individual. Ito ang pinaniniwalaan ni May Romero Dotan, isang negosyanteng kapampangan na nagmamay-ari ng isang aesthetics clinic sa Dubai. Panoorin natin ang bahagi ng kanilang magandang kwentuhan ni Ms. Sonia P. Soto. As the saying goes, beauty is in the eye of the beholder. Kaya naman walang nag-iisang standard pagdating sa kagandahan. Ito ang pinaniniwalaan ni May Romero Dotan, isang negosyanteng kapampangan sa Dubai. Ayon sa kanya, ang definition ng beauty ay depende sa isang individual. Pinamamahalaan ni Dotan ang kanyang aesthetics clinic na The Branding Room kung saan nagbibigay siya ng non-invasive treatment para sa mga kliyenteng gustong i-improve ang kanilang physical appearance, kagaya ng facial treatment, brow lamination, at waxing.
Kwento niya, maganda ang takbo ng negosyo roon. Kahit pa iba't ibang lahi ang nakakasalamuha niya at iba't ibang kultura rin ang kanyang natututunan. Big deal daw kasi doon na maging presentable ang mga tao. Beauty is very, very big here. A lot of people are concerned with how they look and how they are also perceived. So it's like, like anything that is being done here is like just out in the open. Dagdag pa ni Dotan, pagdating sa physical enhancement, bukas sa mga tao sa Dubai. Lalo na't kaya naman nilang gumastos para sa mga treatment na ito. Marami silang pera eh. It must be expensive and they can afford it. Yeah, I think like people here do have quite a bit of spending power. Yeah. So I think, as I've said, like putting a little bit of work or emphasis on their physical appearance, like it's already part of their budget. Yeah. Bukas naman daw siya na dalhin ang The Branding Room sa Pilipinas, pero umaasa siya na maging mas welcoming ang mga Pinoy kapag pinag-uusapan na ang cosmetics enhancement. Sa ngayon kasi, tabu topic pa rin daw ito sa ating bansa. There's really no one standard of beauty. I do feel that beauty is a reflection of how you perceive yourself. So if you are confident and you exude that, then you are beautiful. Pag-usapan natin ang beauty industry at alamin kung paano nga ba ang buhay ng isang Pinay na negosyante sa Ibayong Dagat sa Business Unusual with Sonia P. Soto ngayong Miyerkules alas 8 ng gabi sa CLTV 36. Maaari rin tumutok sa live simulcast ng programa sa aming official Facebook accounts. Sa iba pang mga balita, may irregularidad sa proseso ng Department of Agrarian Reform o DAR sa validation ng mga lupain ng Pampanga State Agricultural University o PSAU na ipamamahagi sa mga magsasaka. Ito ang sumbong sa CLTV News ni PSAU President Honorio Soriano. Hirit niya, revalidation sa mga beneficyaryo at maging sakop ng 376 hectares na ipamamahagi. Narito ang ula. Nagsadya sa punong tanggapan ng CLTV News si Pampanga State Agricultural University President Dr. Honorio Soriano. Punto por punto niyang binuksan ang usapin sa mga magsasakang magiging benepisyaryo ng Executive Order No. 75 na di umano'y kailangan muling siyasatin. Dahil baka maulit umano ang kasaysayan na sa kamay rin ng mga Panginoong may lupa ito maibibigay. Batay sa Executive Order No. 75, ipapamahagi sa mga kwalipikadong magsasaka ang mga lupaing agraryo na pagmamay-ari ng gobyerno. Po sa karanasan ng universidad din, no? Kasi itong Ayala, Barangay Ayala, dati pag-aari ng Pampanga Agricultural College yan. At naipamahagi nung parahon ni President Marcos sa agrarian reform beneficiaries. Ang nangyari ay wala na yung mga beneficiary, yung mga may-ari dyan, yung mga may resort, yung mga mayayaman. Ayon sa University President, unfair sa mga estudyante at pamunuan ng eskwela na pati ang nasimulan na nilang proyekto ay maigagawad sa magsasakang beneficiaryo dahil sakop ito ng 376 na hektarya na nakapailalim sa EO 75. Partikular umano rito ang plantasyon ng kapihan at ilang infrastruktura na nakatayo na doon. Ang pagkahilingan lang namin, yung dapat na ibigay, hindi namin pwedeng ipagbawal yan. Pero ang aming tanging pakiusap, pagkaroon ng masusing validation, alangan naman na ipamahagi yung swimming pool, yung maswerte yung beneficiary na magkaroon ng swimming pool. At saka yung magkaroon siya ng coffee plantation, pinaghirapan nito ng mga estudyante yung pagtanim ng mga mahogany, manga. Ngayon, i-cover lang sa agrarian reform. Di ba suwerte naman yung ating kababayan na magkaroon ng instant na plantasyon ng manga at saka kape at swimming pool. Dagdag pa ni Soriano, dapat tignan din ng gobyerno ang biodiversity ng Mount Arayat. Dahil hindi lamang umano ito lupang agraryo,
at may bahagi rin ito na watershed na dapat ay protektado ng Department of Environment and Natural Resources o DENR. Watershed po yung Mount Arayat. Ay kung ito ay hindi tama yung pag-manage nito, ay magkakaroon ng mawala yung mga sibol na ginagamit ng ating mga magsasaka. Naikansela na ang land title ng 372 hectares ng PSAU sa gobyerno at umaasa sila na sa pag-usad ng revalidation ay maikukonsiderang manatili sa kanilang pamamahala ang ilang pasilidad ng universidad. Paraan din umano ito upang busisiin ang master list ng benepisyaryo. Kasama na ang mga sinasabing alumni na hindi naman nakapwesto sa lupaing agraryo ng PSAU. Paolo G. Santos, CLTV News. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Para sa karagdagan pang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages at CLTV 36 Official, at CLTV 36 News, at CLTV 36. Kung nais namang balikan ang mga programa ng CLTV, maaari niyong bisitangin ang aming YouTube channel at CLTV 36 Official at ang aming website, www.cltv36.tv. Kasama ang buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako si Nicolette Henson Pizon. Maraming salamat at magandang gabi. We'll be right back.